So, continuation ng lesson natin. Actually, tama yung sinabi kanina ni Oliver Albanani. So, substitution tayo. Mahanap natin yung value ng y which is equals to 25.1 kasi nga may value na tayo ng sine. Okay? Na 1.019. Okay. Nahanap na natin yung altitude dito. Okay. So, meron tayong coordinate. So, partner pala ang 1.019 at saka 25.1. So, makatawid yung point na yan, may coordinate na 1.019 at 25.1. Malinaw ba? So, ito coordinate 0 and 20. 0 and 20 kasi wala pang isang segundo eh. 0 second pa lang. Nakukuha ba? Pagdating naman dito, 3.28 and 0 ang coordinate natin. 1, 2, 3. So, dyan pa lang. Kitang-kita na yung mga coordinates. Ngayon, continue natin. Isang problem pa lang yan. Solve for time at which altitude equals zero and evaluate corresponding velocity. Yan. Okay, no? Isusunod na tanong. Solve for time. Yung pangatlo nating step kanina, eto yun. May typographical error. Yan yung pangatlo. Okay. So y of t is equals to 20. Ito yung kinekwento ko kanina na kung wala kang isa-substitute na time value, pwede mong i-equate yung y of t sa 0. Yan yung gusto kong i-express sa inyo kanina. Ina-advance ko lang ng konti. Medyo linansi ko lang yung tanong. Pero tama yung sagot ni Albanani. Okay, dito. Equate ko na 0. Tama? Kung i-equate ko ng 0 yan, paano ko masasolve ang time? Analyze nga lang yung equation. Nang makita ko kung hanggang saan na inatutunan ninyo sa mathematics. How are we going to solve for time in this situation? Okay. I'll give you seconds or 20 seconds to think about it. Okay. Ako paano yan? Y of t is equals to 20 plus 20 minus 4.905 t squared. Sinet natin ang value sa 0 yung y of t natin. So sa palagay ninyo, paano ko susolve ang time? Patricia? What do you think are we going to do with this equation? Diren? Joyce Roland? Okay, sinong makakasagot? Sir, ako po, sir. Try. Anong pangalan? Albanani. Oh, sige, sige. Anong gagawin natin, anak? Sir, una po yung Y. Gagawing 0. Okay. Tama. Sige. Kasi proceed. Po, kapag po bumagsak na sa lupa yung bola, zero na po yung ano niya. Okay. Definitely. Nasa 0 meters na po siya. Definitely. Tapos ngayon po, kailangan po natin yung equation 2. Equation 2? Apa. Kasi po, meron na po tayong ano, kung doon po sa meron po tinuro sa amin dati, time 1 po, tsaka time 2. Meron na po tayong time 1. Wala pa po tayong time 2. And then? Tapos, kapag po nakuha natin yung time 2 po ngayon dyan, pag-a-add po natin yung dalawa. Yan po yun. Ganun ba yan? Wala bang ibang paraan, Albanani? Actually, tumama na yung una mong sinabi. Yung y of t is 0. Kasi kapag tumama yung bola sa lupa, 0 na yung height. Correct? Apa. Nung time na tumama yung bola sa lupa, nang inaanap natin yung time na yon. Kaya yung y of t, ginawa natin 0. Pero ang dali lang ng solusyon dyan. Isipin nyo lang, ano bang napapansin ninyo kapag yung equation natin, in-equate natin sa 0? Anong tawag, anong klaseng equation ang nakikita natin? Sige, tanungin ko na kayo ng diretsa na ganun. Para maka-idea kayo. Na yung tanong, ha, nagbibigay na ako ng clue. Ang tanong ko,
Kapag ang y of t ginawa natin 0, anong klaseng equation ang mabubuo natin? Mathematics yan. So, hindi ba, hindi mag-stand ng mag-isa ang science kung wala ang mathematics. Dynamics of rigid bodies is actually science subject. Okay? Engineering is also a science. Now, anong klaseng equation ang makikita ninyo kapag yan ay in-equate natin sa zero? Amal, hindi ko pwedeng ibigay lang yung solusyon ng hindi kayo nag-iisip. Kailangan critical thinking. Anong gagawin natin? Plus, okay, ang makakasagot, may plus 5 sa prelims. Plus 5 sa prelim exam. Motivation na yan, ha? Para makapag-isip lang kayo, para ma-motivate kayong mag-isip ng malalim. Engineering kayo, dapat i-practice ninyo yung critical thinking. Tingnan ninyo yung equation natin. Okay, rewrite ko yung equation natin, ha? Para makaroon kayo ng idea, rewrite ko. Okay. Magsisimula ako dun sa my t-square. Okay, yung equation natin. 4.905 t-square. Isin ko muna yung mga units, no? Plus 10 plus yan, ha? Plus 20 equal 0. Yan. Okay. Plus, anong klaseng... Pythagorean theorem, sir. Hindi. Pythagorean theorem is actually a theorem sa right triangle. Ang tanong ko, anong klaseng equation yan? Ano-ano ba yung mga equation na natatandaan ninyo sa algebra? Sige nga. Mga topic. Okay, bigyan ko ng it. L-E. Ano yung L-E? Na abbreviation. Linear equation. Okay, galing. Okay, ano yung tawagayin dyan? Merong linear equation. Meron ding quadratic po. Sini sumagot? Sini sumagot? Ako po, sir. Alin, okay. Quadratic equation. So kung may quadratic equation, may quadratic formula. Tama ba ako? Tama? Apa. Okay, sige. Mag-mathematics muna tayo. Mukhang papasabak tayo. Okay. Sa quadratic, di ba may ganyan? AX square plus BX plus C is equal to 0. Kung gusto nating mahanap yung mga roots, mahanap ang value ng mga X, yan, okay, no? So, kung gusto nating mahanap yan, X is equal to negative B plus or minus B square. Buti na lang, naalala ko pa yan. Anyway, imposibleng makalimutan ko yan dahil buo ng estudyante ako hanggang sa pagtuturo ngayon, lagi kong ginagamit yan para maanap ang value ng X. Wherein, dalawa ang makukuha nating value ng X, isang negative, possibly isa rin namang positive. Yung isang makukuha natin na negative, meaningless yan. Kasi wala namang distance, wala namang sukat na negative. Tama ba ako? Positive ang consideration natin. So in this case, we will apply quadratic formula. Plus ang quadratic formula, wag na wag ninyong kakalimutan. Gamit na gamit yan sa engineering. Hindi lang sa dynamics. Possibly gamitin nyo rin yan sa mechanics of deformable bodies. Possibly sa solid mechanics. Possibly din sa fluid mechanics or hydraulics. And even with your design subject and structural theory, minsan umi-excel na lagi yan. Okay. Kung ngayon na quadratic,
Hindi naman competing discourse or factoring method. Mahanap niyo yung mga roots. Mathematics yan. That is why, sa matin the mother word, nilalagyan ko ng konting algebra yung matin the mother word. Okay, kasi nga, nandoon yung iniintindi ko yung mga students. Alam ko nung high school, medyo hindi pa ganun kaseryoso kapag yung estudyante ay nag-aaral. Misa nang naituro na, nakakalimutan pa. Okay. Okay, naintindihan ba? Naintindihan ba yung mga precepts na ikinuwento ko na nirecord lang natin? Dapat automatic alam na ninyo yung mga yan. Okay? Kumbaga, rinecord ko lang para remind kayo. Okay, burahin ko na. Okay. Para alam naman ninyo kung may papakita akong sagot dito, kung paano tayo nag-arrive sa mga sagot na yon. Okay. Continuation. Hindi po pala na ano. Dapat pala arrow. Okay. Ang unang mahanap nating value ng t is negative 1.243 seconds. Wala namang time na negative. Hindi pwedeng ibalik ang panahon. That's why, meaningless. Ang pangalawang value ng t na mahanap natin after using the quadratic formula o kaya yung factoring method. Actually, sa calculator, may shortcut yan eh. Sa Casio FX991 ES Plus, Casio FX yung isa, 571 ES Plus. Kaso, kapag engineering ang course mo sa licensure, di na pwede yun. Bawal na sa PRC. So, balik tayo sa talagang kakayahan natin. Doon talaga mapapatunayan kung gaano pagaling ang isang student o isang graduate na magtitake ng licensure. Hindi yung pumasa dahil lang sa calculator. Dapat alam mo talaga yung inaral mo. So, doon sa point na yun, okay ako doon. Na alisin na yung mga shortcut muna sa licensure. B of t is equals to 10 minus 9.81 times time. May yung unang equation natin kanina nung nag-integral tayo. Tama ba? Ito na yung 3.28. Yun, yung mga coordinates kumpleto na time of 3.28. The height of the ball is already zero. Nasa lupa na. Nakalapag na. At time of 0 second, dito nag-start yung bola below the ground or from the ground, 20 meters ang height. At time of 1.019, ang height na ng object is 25.1. Can you follow? Ang initial velocity dito is 10 meters per second nung itinapon yung object or thrown upward, vertically upward. Actually, this problem is an application of triple, no? Okay, continuation. B of t is 10 minus 9.81 times 3.28. So, nating malaman yung final velocity. Substitute natin yung ating final time na 3.28 kung nakalapag na yung bola sa lupa. At yan, ang value natin, ito, yung negative 22.2 meter per second. Yan ang buong istorya ng ating problem. Malinaw ba? Yes, pa. Okay, continuation. Okay, we have another sample worded problem na wala pa yung letter L, no? Okay, brake mechanism used to reduce gun recoil of piston attached to barrel moving in a fixed cylinder filled with oil. The barrel recoils with initial velocity V sub O. Piston moves and oil is forced through orifices in piston. Ano ba itsura ng orifice? Alam niyo ba itsura ng orifice? Hindi pa, no? Hindi sa hydraulics. Ito, sample ng orifice. Alimbawa, meron lang kong gagawing container dito. Drawing ko lang, no? Yan. Lagyan ko ng butas dito. Ito yung orifice. Yan. O yan. Tumutulo yung tubig. Orifice yan. Orifice.
Ang orbis is actually isang subject yan, isang topic yan, isang buong chapter yan sa hydraulics. Okay? Application yan ng physics, yung dynamics natin sa hydraulics. Okay? Malino ba? Ito yung orifice. Ang orifice may diameter yan eh. Circular yan. Usually circular yan. Okay, sobrang ko na, no? Alang maka-idea kayo kung anong itsura, no? Posing piston and cylinder to decelerate at rate. So, deceleration yan, ha? At rate proportional to their velocity. Determine B as a function of time, X as a function of time, and B as a function of position. Okay, how is this? Yan ang itsura ng ating piston. Kapag yan eh, pinus mo, di ba? Pwedeng ipus mo yan, pwedeng ipul mo yan. Ito yung ating oil, ito yung ating piston. Okay, para alam niyo itsura ng piston. Okay, sa mga pang-mechanical na to, no? So, acceleration is directly proportional to velocity. Okay, yung K is our constant of variation. Now, how do we solve the problem? Ano pinapahanap? Determine B of T. O sige nga, kung nakikinig kayo kanina, determine B of T. Ano yung panimula ng equation natin? Nag-integrate pa, sir. Eh, ano muna yung una, bago mag-integrate? Sige, ano muna yung unang equation natin? dV over dt. dV over? dt po. It's equal to? Bakit may equate ang dV over dt? 9.81. Okay. May binigay bang 9.81 dyan? Balikan ko yung kanina, no? Tingnan nyo, ha? Sige, balikan ko lang. Di ba nyo lang kung magpabalik-balik tayo? Ayan, okay lang. Sige. Para maka-idea kayo, para masagot nyo lang. Ano ko ba sinimulan yung problem dyan? Ah. Okay. Anong in-equate ko sa dV over dt? A is equals to negative 9.81 meter per second. Kaya nakaroon ng 9.81 dyan, movement is vertical. Ipol. Acceleration, kapag vertical, 9.81 talaga ang value. Pero kapag horizontal, hindi yan 9.81. Okay. Naintindihan ba? Ang movement natin sa second problem is horizontal yung movement. Horizontal motion tayo. Hindi siya vertical motion. Tingnan ninyo yung problem natin. So, ganun pa man. Okay, pinakita ko yan. dV over dt is equals to A. Kapag dito, ginamit ko na lang is G. Pero A ang ginamit dito sa problem. Ibalikan ko yung kanina. Ang bago nating problem. Dapat alam ninyo yung starting point ng inyong solusyon pag nag-solve kayo ng problem. At alam din ninyo yung mga bang na gagawin ninyo para ma-solve yung problem. Kailangan malalim ang pag-intindi nyo sa problem, then i-analyze nyo ng maigi para tumama tayo sa mga kasagutan natin. O ganyan sa engineering. Okay. Okay, ano yung unang gagawin ko? Tama yung dV over dt. Anong i-equate ko doon? Kung naalala niyo yung kwento ko kanina, nung nagdi-discuss ako, kapag dV over dt is always equal to, di ba natatandaan yung mga formula na ibinigay ko sa inyo last time, last meeting? dV over dt is equal to, hindi dyan na. Mukha lang nung number one. O ano yung ginawa ko sa number one? Problem. dV over dt is equal to what? Ano ginawa ko sa number one? A. So dito, hindi ba ganyan din? Ganyan. Nga lang, ang value lang A doon, 9.81 kasi vertical yun, ito horizontal. Yan. Acceleration is equal to dV over dt, also equal to negative AB, function of time, or F of t. Okay. Yan yung unang solusyon natin. Pangalawa, bibigay ko na yung mga akbang. Kung nahanap na natin yung B of T, okay, no? B of T.
Actually, BOPT ito, no? BOPT nilagay. So, integrate BOPT is equal to dx over dt to find out x of t. After then, okay. A is equals to b dv over dx equals to negative ab to find b of x. So, yun yung mga steps na ating gagawin kapag ganito yung problem natin. Okay. So, yun yung mga formula na ating gagamitin in this case. Daling itala, no? So, tries tayong mag-integrate. Una, a is equals to dv over dt is equals to negative kb to find out f of t. Yan ang ating curve. Kapag yan ay ating kinalculate, yan ang mabubuo nating curve. A is equals to dv over dt is equals to negative kb. Continuation. Yan, kapag yan ay ating integrate, dv over b is equal to negative k dt. So may mga limit, initial velocity to b, 0 to time. Excuse. So if I'm going to integrate dv over b, recall, integral calculus, anong integral niya? Ln of... Christian, ano yun? Ln of b. Ln of b. Dt over vo. Dv over b is ln of b. Ln of b. Tama, ln of b. May formula sa integral. Recall na naman ako uli. Kailangan talaga, class, hindi nyo kinakalimutan yung mga napag-aralan ninyo. Kaya nga, hindi ka pwedeng mag-take ng higher subject nang hindi ka patapos sa mga mathematics. Prerequisite yan. Ln of u plus c. Okay? Ln of b plus c. Kailangan matutunan nyo muna yung iba. Okay, so proceed. Continue. Kaya ln of bt all over bo. Okay, bakit nakaganyan? Bakit ln of bt over bo? Di ba kayo nagtasaka? Okay, pakita ko na nga. Ln of bt over bo. Okay, ganito lang yan. May properties kasi sa logarithm na kailangan hindi nyo nakakalimutan. Yung mga kinikwento ko sa inyo nung nagtuturo ko ng calculus sa inyo saka ng ibang mathematics, yan ngayon, na-encounter na ninyo ngayon. Nare-realize na, nagkakaroon na ng realization yung mga kwento ko. Ln of B yan, di ba? E kaso, BO, BT. Tama? So kung yan ay tutuloy ko, ln of B. Ano yung unang B? B of T. Correct. Minus ln BO. O yung B. So BO. Yan. And then, dahil minus yan, express as a single logarithm, ln, natural log, ito yung value natin. Nasasandaan nyo pa ba yan? Trigonometry yan. Okay? Natasandaan pa ba ninyo yan, mga anak? Yes, pa. Okay. So, the integral of dt is t. O bakit negative kt na lang? Okay, negative k times the integral of dt is t. Okay. Pwede yun. T. O, lagyan ko ng bracket. Limit 0 time. Okay? Negative k now is equal to 0 minus 0. Yan. Kaya negative kt na lang kasi wala na yun. That's why we have arrived with this equation. Is it very clear yung equation natin? Yes, sir. Now, if you want to determine the value ng ating velocity, gamitin lang natin ito. Okay? Mag-assume tayo ng mga value and then mabubuo natin yung graph na yun. Okay, let's proceed. B of t now is equals to B O T to the negative KT. Okay? Yan ang ating equation. O, baka naman mapaisip ko yung paano naman naging ganyan yan. Okay. I-review ninyo yung inyong integral calculus. Actually, sa differential equation, sa isa sa mga problem na ibinigay ko sa inyo, last sem,
Naituro ko yan eh. Pag may LN at saka E. Naituro ko sa inyo last time yan. Tingnan ninyo yung mga video natin noon. Okay, let's proceed. Integrate B of T is equal to dx over dt to find out x of t. Yan yung second move natin. Yan, o yan na naman yung curve natin. Position, time curve naman ang tawag dyan. Yung kanina, velocity and time curve. Okay. B of t is equals to dx over dt. Yan. Yung nahanap natin kanina, gagamitin natin dito. So, integrate wise tayo. How do we integrate? The integral of dx, limit from 0 to x equals to, yan, e to the negative kt dt. Yan. May formula na naman kayo re-recall dyan. Yung left, madali lang eh. Yung right, ang re-recall ninyong formula, yan, eto yun. E to the udu, buti nga lang, kabisado pa yung mga formula, is equal to e to the u plus c. Yan. Para lang tayong bumalik sa integral calculus. Pero subject natin is dynamics of rigid bodies kasi nga calculus based tayo. Pero meron namang mga problem na ibibigay ko sa inyo na hindi calculus based. Yung mga pang licensure, next week mag-start na tayo doon. So yan ngayon ang arrival ng ating equation. So sinulat ko may limit 0 to t. Finally, magiging ganito yan. So yun ang ating final equation sa x of t. Okay. Mag-compute kayo after nito, aralin ninyo maiging mga equation, balikan ninyo yung integral calculus ninyo at yung mga napag-aralan nyo sa trigonometry. Logarithms, quadratic formula, yung mga yan, eh, kailangan ninyong balik-balikan. Okay, malinaw ba? Klaro ba? Okay, let's proceed. Aralin ninyo yung mga equation sa free time ninyo. Trust me, magiging well-equipped kayo sa mga major subject ninyo kapag yung math ninyo eh review ninyo ng maayos. Now, third step. Integrate A is equals to B dV over dx equals to negative KB to find B of x. So, line na yung graph natin. So, velocity versus position. Kaya yung panimula ng ating equation. DB now is negative KDX. And again, the integral of DB is equal to the integral of DX na nakamultiply ng negative K. How do we integrate this? Ano integration yan? Sige nga, dali-dali yan eh. Sino makakapag-integrate? Who can integrate this? Sige, Duway. Try mo na. V minus VO, okay, is correct. Equals to negative KX po, sir. Let us see if you are correct. Very good. Tama ka, Duway. Okay. V minus VO is equals to negative KX. O, ganyan lang. Dapat hindi nyo kinakalimutan yung inyong integral calculus. Then followed by this step, transpose natin initial velocity sa right-hand side. Then alternately, yan. Ito yung summary. Makikita nyo yung mga sagot natin. Very clear ba yan? Malinaw ba yung problem natin? Okay, let's proceed. Now, uniform rectilinear motion during free fall, example natin dito sa uniform rectilinear motion, during pre-fall, a paracutis reaches terminal velocity when her weight equals the drag force. If motion is in a straight line, this is uniform rectilinear motion. Para hindi kayo mahirap mag-imagine sa ibig nating tumbukin, yan ang figure. Yan. Siguro lumundag yan, galing lang eroplano. So paracutis ang tawag dyan. So yan ang ibig sabihin ng ating statement. If motion is on a straight line, this is uniform rectilinear motion. Okay? Kapag dire-diretso na, pag bumulusok na yan, straight line na yan. Pero kapag
kung saan-saan pa nakakarating sa ipapawid yan, sumasayaw-sayaw pa, dahil sa paracute, sa effect nung weight, hindi pa yon straight line, no? Pero kapag bumulusok na sa baba yan, straight line na yan. Uniform rectilinear motion na yun. Let's proceed. For a particle in uniform rectilinear motion, acceleration is zero and the velocity is constant. Yan ang ating equation. Dx over dt is equal to velocity. Tandaan ninyo yan, ha? Dx over dt is equal to velocity and that is constant. Now, kung integrate natin yan, dx is equal, the integral of dx, limit from x sub 0 to x, is equal to b, the integral of dt, limit from 0 to time. So, yan ang ating outcome. Kapag yan ay ating in-integrate, x is equal to x sub 0 plus dt. Usually, ang initial distance, 0 eh. Kaya nga may x equals to dt tayo na kinematic equation because of this. Ganyan na derive yung formula. Malinaw ba, mga anak? Yes, pa. Okay. Let's proceed. Uniformly accelerated rectilinear motion. Ang ibig sabihin yan? Yan. Sliding. Magagawa siguro yan kapag may snow, no? Sarap siguro dyan. Abang nagmumove, lalong bumibilis. Kasi pababa eh. Tama? Continuous yung acceleration, constant yung acceleration. Uniform siya. Ang tawag dyan, uniformly accelerated rectilinear motion sa situation na yan. Yun ang nararanasan nung nasa figure natin. If forces applied to a body are constant and in a constant direction, then you have uniformly accelerated rectilinear motion. Another example, people. Continuous yung bulusok, abang bumababa, mas lalong bumibilis. Pero ang value ng acceleration, constant, hindi na babago. Naintindihan ba? Naintindihan ba? Yes po. Okay. Hindi pwedeng marunong lang tayong mag-compute. Kailangan alam natin yung kinocompute natin. Yan. Okay. This is another guy. May nilaglag siya. Ano ba yun? Pera ba yun? O inulog niya? So application niya yung uniformly accelerated rectilinear motion pa rin. Another example is free fall when drag is negligible. That is another example. Yung nilaglag ni mama yung pera. Okay? Continuation. For a particle in uniformly accelerated rectilinear motion, the acceleration of the particle is constant. In constant acceleration, equations can be recognized from physics process. Okay, yan yung summary kanina ng mga ibinigay kong formula sa inyo. Inulit ko lang. Dv over dt is equals to a, that is constant. And if we're going to integrate it, ang output natin, v is equals to bo plus at. Diyan na-derive yung first kinematic equation natin. V is equals to bo plus at. Yan ang derivation process. Kasi usually ang mga students alam lang, minememorize yung formula eh. Pero yung pinagmulan ng formula, hindi inaaral. Dapat aralin din ninyo kung saan nang galing yung formula na ginagamit ninyo. At yan ang derivation. Let's proceed. Yan naman ang derivation ng pangalawang kinematic equation. X equals to BOT plus 1 up AT square. Usually, ang X up 0 kasi 0 yan. Can you follow? Can you follow? X up 0, usually 0 yan. Tatandaan ninyo nung tinuturuan ko kayo ng physics, may na-represent akong 3 kinematic equations sa inyo. Yung dalawa. At ito yung tatlo. Kung ang x sub 0 is 0, b square is equals to bo square plus 2ax, dyan na-derive yung pangatlong formula natin, lagi yung kinikwento sa inyo na kinematic equation. Dapat alamin mo yung derivation process. Marunong kayo ng integral, makakapag-derive kayo ng formula. Very sure ako doon. So motion of several particles tayo.
Motion of several different particles whose motion may be independent. Pwedeng independent. Pwedeng dependent. Independent or together. Pwede rin namang dependent, no? Okay, next. Yan. Independent sila. Bakit independent? Tumasakbo ako, yung pang runner, maapektuhan ba? Hindi. Ayaw kami tumasakbo. Independent kami sa mga movement namin. Naintindihan ba? As, are you still with me? Hello? Opo, sir. Naintindihan ba yung statement? Yes, sir. Okay, let's proceed. Yan. Link together naman yan. Pag gumalaw ang puli ng A, maapektuhan din yung ibang puli. Pag gumalaw yung weight, gagalaw din yung ibang weights. Link together yan. Galaw ng isa, apektado ang lahat. Can you follow? Yan ang link together or dependent. Motion of several particles, relative motion. For particles moving along the same line, time should be recorded from the same starting instant and displacement should be measured from the same origin in the same direction. So, pakitandaan yung mga formula na yan, no? Mamaya, may ibig sabihin yung x of b slash a na yan. Yan. Ang ibig sabihin ng x of b slash a is x sub b minus x sub a. Yung nasa taas, yun ang mauuna and then ma-minus yung nasa baba. Okay? So, same thing dito. Velocity sub B slash A. Ibig sabihin yan, BB minus BA. Acceleration B slash A. Dapat alam nyo yung mga readings ng formula na ganyan, no? So, ang ibig sabihin sa taas, relative position of B with respect to A, relative velocity of B with respect to A, relative acceleration of B with respect to A. So yun ang ibig sabihin ng ating sketch or figure. Kung paano, halimbawa, sinabi ko, find x of B slash A. Ibig sabihin nun, x sub B minus x sub A. In your exam, baka ganun lang yung tanong ko sa inyo, symbol lang. So sample worded problem again. A ball was thrown vertically from 12-meter level in elevator shop. An initial velocity of 18 meters per second. Same instant, open platform elevator passes 5 meter level, moving upward at 2 meters per second. So determine the following. When and where ball is elevator? B, relative velocity of ball and elevator of contact. Since time is running down, paplas ko sa inyo to. Yan. Medyo bibilisan ko, no? Nandiyan yung figure and bibigyan ko yung solution. Gusto ko maging independent kayo. Gusto kong aralin ninyo ang problem na to na ibibigay ko naman yung solusyon. Slide. Ito yung solusyon natin. Yan yung procedure sa pagsosolve ng problem. Okay, yan yung mga steps na gagawin ninyo kapag analisa at pagbibigay ng solusyon sa ating problem. Kapag na-intuito, tuloy pa rin tayo, no? Pagtyagaan na natin. Kasi ang daming oras ang nawala natin kanina dahil sa nakaproblema tayo sa gadget. I-continue. Wala naman tayong ibang gagawin pare-pareho. No? Pakiusap lang mga anak. No? Okay, next. So, yun yung procedure natin.